Cremation sa. Yung ano po yung pagkakaiba ng na-invento nyo dito sa cremation? Kasi po yung ginagamit natin ngayon na usually na ini-import sa Korea na merong kumpanya dito ang tawag ay Daewoo Korean Company. Ang kanila pong ginagawa ay direct firing. Sinusunog po ng tinatamaan po ng apoy ang body ng cadaver. Yung pagkakaiba po sa atin, hindi po tayo ganoon. Hindi po natin na tinatamaan ng apoy ang katawan. Ang tinatamaan po ng apoy ang tubig muna. Tapos yung tubig po ang naglulusaw sa cadaver. Ang tawag po ay saturated steam. Doon, yung pong saturated steam, pamamagitan po ng isang oras na 10 minutes, nagawa na po natin ang nadusawin ang bangkay, ang cadaver. Ang nangyayari po sa cadaver, nagiging ano siya, powder po. Ang tawag po natin ay bone powder. Yun po, makuha natin ng bone powder, sandaling-sandali lang, parang i-blender lang natin, para makuha natin parang pulbos na siya. Magiging ano na po siya, powder na talaga siya. Kaya ang kagandahan po dito ng unit na to, matipid po siya sa LPG. Ang LPG mo niya, inaabot lang ng 6 na kilo na LPG para lusawin ang isang cadaver. Ang Korean company po ay ang panglusa po nila ginagamit ng 75 kilos na diesel. So, yun po ang pagkakaiba. At sa ano po, Korean company, meron siyang chimney. Yung chimney po ay umuusok po yun. Binubuga kasi yung tinatamaan po kasi ng apoy, yung katawan ng tao. Kaya nangyayari po, yung lahat ng tamaan ng apoy, umaalipato po yun. Sa amin po, wala po kayong ganun. Kasi sa amin po, water cremation ang tawag namin, nilulusa po namin sa isang chamber lang. Nakasarap po ang chamber na to. Ang chamber po ay yari sa isang makapal na stainless na 10mm ang kapal ng stainless po. Kaya ang pagkakaiba po rito ay ang unit po natin ay tatagal ng 8 taon bago masira po ang unit na to. Kumpara po sa Korean company na pang-cremate na ginagamitan ng direct firing toxic pollution, ang kanila po, palibat na tamaan po ng apoy, yung mga bakal, ang nangyayari po sa bakal ay pagka taglamig naman, umuulan, tinatamaan din ng tubig, kaya nalulusaw po ang mga bakal sa loob lang ng 5 taon, kaya nasisira po yung kanila pang pang-cremate ay wala na po, hindi na po pakikinabangan pagkaraan ng 5 taon. Ganun po ang malaking pagkakaiba po. Sir, ito yung sinasabi yung powder, ito yung sinasabi yung abo na ng tao. Actually sir, ang product po ng pag sinunog nyo, ang product po nun ay abo. Sa amin po iba, ang product po namin ay nagiging powder po, pulbos. Yung po pagkakaiba. Ayun po pagkakaiba ng abo. Ang abo po ay ang tawag natin dun parang pinagsunugan. Pero sa amin po wala po kaming ganoon. Malinis po ang sa amin nagiging ano po siya, powder talaga. Maaari siya lagi sa orna. Tama po. Kung pareho, ang nilalagay po sa urna ang parte ng tao ay sa amin naman po nilalagay namin ay powder po. Yung po kakaiba po ng dalawa. Hindi lang tao sir, ano, pati hayop. Yes po, ang natuklasan po namin na itong unit namin ay pwede pong gamitin sa mga city pound na city bed. Kasi marami pong city sa Metro Manila na nagkakaproblema na yung mga aso nilang nahuhuli, wala na pong mapagbaunan. Pag hindi na tinutubos, nakakaroon po ng problema dahil siyempre, hindi naman ang kulungan po sa mga city pound bilang lamang. Kaya yung iba po, pinapatay po nila o binabaon sa lupa. Pero ang problema nga po, katulad ng City of Makati o City of Muntinlupa, wala na pong makalupa. Kaya wala na pong mapagbaunan. Kaya napag-usapan po namin ni Ginang Doktora Palmer Pamela Hernandez ng Muntinlupa na kaya bang lusawin ang mga aso. Sabi ko, kayang-kaya po. Ganun po. Madadagdagan lang po tayo ng mga 10 minutes para lusawin po ang 10 aso at one time sa isang cadaver po. Ay, lusawan po. So, ano yung kumbinda nyo ba itong bagong invention nyo?
kumpara doon sa mga ano, ginagamit ngayon na premium na. Opo, sir, kasi malaki po talaga ang pagkakaiba kasi sa ang Korean po ay maabot ng 6.7 million ang isang unit. Pero sa amin po ay mababa lang, naabot lang po kanina ng halos 1 million pataas lang po. Ganun lang po ang halaga namin at saka magbibigay po kami ng mataas na warranty kasi nga po siyempre Pilipino po ito kaya Pilipino can do it, sabi nga po. So nasa market na rin po ito? Nasa market na po siya kasi mayroon po kaming isang unit na nabenta na na ginagamit na po ng isang taon na po kalahati na ginagamit ng Loyola po. Pwede niyo pong tawagan ang presidente si Antonio Puyat at saka sa ang kanyang engineer, ang pangalan po ng engineer si Engineer Balber, sabi na katunayan po na may unit kami na nakalagay po sa Loyola Marikina, natutupo po yung unit na yun. Yung po ang kauna-una na nabenta sa Loyola po. Okay, yung karagdagang information, sir? Ang masasabi ko po ay sana magtiwala po ang mga businessman, na mga na may-ari, na mga punenarya na magtiwala sa unit natin. Marami pong nagtataka, bakit mura? Bakit po tubig lang ginagamit? Siyempre po, hindi naman po maiwasan na maraming katanungan. Pero sinasagot ko naman po lahat ang sinasabi ko sa kanila, pagtiwalaan niyo po ang Filipino invention at hindi po kayo magsisisi. Anyway po, itong invention na to ay kaya po ngayon, nandito po ako sa tech technology transfer day. Kasi po, na-approve po ito ng DOST ng 6 na buwan pa lang nakakala. Noong December po, na-approve po ito. Binigyan po ako ng certificate. Na ibig sabihin po, ng certificate na to ay nakita po nila at listing po nila sa harap po nila ang unit na nasa Loyola Marikina. Kaya dali-dali silang inisuhan po nila ako ng certificate. Dahil nakita po nila na totoo po at magana. Ganun po. Maraming salamat, sir.